Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Tuturo ko ngayong araw ang benepisyo ng pinya, pineapple. Pwede ba ito sa inyo? Makakatulong ba ito sa inyo? Ang dami kong na-research and marami palang benefits ang pinya. Ito, napakasarap. Papakita natin, ha. Una-una, ang pinya, meron siyang special sangkap na bromelain at manganese na mataas ang component niya. Isang cup ng pinya, 130% ng vitamin C, marami siyang bromelain, 76% ng manganese. Ibig sabihin, kakaiba yung dami niya nitong mga nutrients. Nakita nila, pag marami ka kinakaing prutas at gulay, nakakabawas ng cancer. Yan ang first na makakabawas ng chance ng cancer. Ayon sa American Cancer Society, ang bromelain ng pineapple at iba pang enzymes pwede makatulong sa may cancer o yung nagpapatreat sa cancer. At pwede rin makaiwas. Pangalawa, ang pinya, kung mapapansin nyo, lagi siyang ginagamit sa mga pagkain, di ba? Sa mga karne, sa pork, di ba? Laging may halong pinya. Sa Japan, alam ko, ang dessert nila laging may pinya. Bakit? Kasi good for the digestion. Maganda to sa pagtunaw ng ating tiyan. Yung laging kinakabag, diba, hindi matunawan. Pag kumain kayo ng karne, sabayan nyo ng pinya. Kasi yung pineapple, para siyang digestive enzyme. Ito yung secret component na bromelain. Okay? So, bloating, hirap matunaw, subukan nyo to. Sa may diabetes, matamis ang pinya. Pwede ka 1 cup ng pinya. Pero hindi naman ganun din nagpapataas ng blood sugar. Ang glycemic index niya ay medium. Ibig sabihin, hindi sobra taas, hindi rin sobra baba. 1 cup sa may diabetes pwede. Ang nakakagulat po sa pag-aaral ng pinya, makakatulong siya sa arthritis, yung sakit. Yung iba, uminom ng pain reliever. Yung iba, kumain ng pinya. Merong isang pag-aaral na nagpapakita na halos may benepisyo sa pagtanggal ng kirot ang pagkain ng pinya kumpara dun sa pain reliever. Pero sa short term lang. Kung meron ka talagang nisira ang buto, syempre gagamutin yun, di ba, ng doktor. Pero kung sa kirot lang, makakatulong ang pinya. At nakita rin sa pag-aaral yung mga na-aksidente, napilay, nasugat yung muscle, mga bagong opera, may tulong din ang pinya na babawasan niya yung clotting, swelling, at inflammation. Sa mga doktor, meron itong mga pathways, yung mga plasmin, inaayos ng pagkain nito. Pagdating sa puso, okay naman sa puso, sa cholesterol, wala siyang cholesterol, healthy siya, at lahat ng prutas, good for the heart. Sa mata, may tulong din sa age-related macular degeneration. Ang nakakatuwa sa pinya, napakataas sa vitamin C, 130%. Ibig sabihin, isang cup ng pinya, sobra-sobra na yung vitamin C mo para sa isang araw. Kaya may tulong sa sipon, sa ubo, sinusitis, nakita nila. At may pag-aaral sa Germany, binigay ito sa bata, mas hindi nagkasakit ang bata. Hindi nagkasipon, hindi nagkatrangkaso, hindi nagkasinusitis. Mas konting bata ang nagkasakit sa Germany na kumakain ng pinya kumpara sa hindi kumakain. At meron pa nagpapakita, good for the gums, sa gusto magbuntis, posible may tulong, di tayo sure. At pampaganda ng balat. Vitamin C, alam nyo ang vitamin C, di ba? Ang manganese, antioxidant yan. At kailangan yan ng balat natin para gumanda at tumutulong doon din sa collagen formation. Collagen, yun yung nagpapalambot ng balat, yung may laman eh, may collagen yan eh. So, pwede po kumain. Ang secret ko lang, ang pagkain ng pinya, ang bromelain na gusto natin, nasa stem eh. Nasa gitna siya. Hindi siya nandito. Meron siya dito, pero mas marami dito. Kaya ang tip ko sa inyo, huwag itatapon ang stem. Sa mga nagbebenta ng pinya, huwag nyo tatapon to. Benta nyo to. Actually, para sa akin, mas mahal nga dapat ang stem. Kasi nandito yung secret na bromelain, kinukuha nila to, ginagawa nilang tableta to eh. Imbis na bumili tayo ng mamahaling tableta, ito na lang. Hiwain na maliliit, medyo matigas, pero nandyan po yung benefits. Meron bang side effect ang pagkain ng pinya? Wala naman. Pwede naman 1 cup lang. Sa tiyan, makakatulong siya sa pagtunaw. Pero yung iba nangangasim,
Kung nangangasim ang tiyan mo kasi medyo maasim yung pinya, pwede mo naman isabay sa pagkain mo. So kumain ka muna bago kumain ng pinya, or sabayan mo na isang basong tubig, dalawang basong tubig para ma-wash off din. Sana po nakatulong tong tips ko para sa inyo. Pakita lang natin ulit po ang benepisyo ng pineapple. Nakita nyo ha? Reduce inflammation sa may arthritis, bagong opera, nagpapagaling. Try nyo po, 1 cup a day. Mga may sugat, may ubo, may sipon, nakita natin sa bata, may tulong. Hindi matunawan, masakit ang tiyan, pwede rin yon. Pampalakas ng immunity. At pwede rin sa gums, yung mga namamaga ang gums, itry nyo po ang pinya, may tulong. So ito lang po, overall, yung benefits, pinapakita lang natin, pampalakas, para sa dugo, for immunity, ubo, sipon, makakatulong siya. May iba nagsasabi na ininom nila yung pinya para sa high blood. Actually, sa blood pressure, hindi nakakasama, pero kung tulong man, may konting tulong. Pero para sa akin, kung mataas ang blood pressure po ninyo, diba, kung meron kayo iniinom na gamot, kailangan nyo ituloy yung gamot ninyo, kasi yung gamot talaga mabilis magpababa, magpapaiwas ng heart attack at stroke yung gamot ninyo. Tapos yung sa pagkain, di ituloy nyo lang yung pinya, pero wag nyo lang po ipapalit, ha? So try natin to, 1 cup a day. Syempre iba-ibang prutas ang kakainin nyo, minsan pinya, minsan avocado, minsan saging, minsan pakwan. So paiba-iba para makuha po natin lahat ng benefits. God bless po.